Dalain po namin, Ama, tanging katotohanan lamang ang aming mapulot at tunay nga marinig, Lord. Hawakan mo po ang iyong lingkod at tunay nga, O Diyos, ikontrol mo ang aking mga labi, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Magandang umaga po sa bawat isa. Hallelujah. Praise God. Today ay nasa chapter 3 na ho tayo ng pag-aaral natin sa sulat ni Santiago. Praise God. So, samahan niyo po ako na basahin natin ang kanyang ang nilalaman ng James or Santiago chapter 3 verses 1 to 4. Mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo. Yamang alam nyo na tayong mga nagtuturo ay hatulan ng mahigpit kaysa iba. Tayong lahat ay malimit magkamali. Ang sinumang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kapag nilagyan ng bukado ang bibig ng kabayo, ito'y napasusunod at napapupunta saan man natin ibig. Gayun din ang barko, bagamat ito'y napakalaki at tinutulak ng malakas na hangin, na ibabaling ito sa pamagitan ng isang napakaliit na timon saan man ibigin ng piloto. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, sabi nga natin, isa sa huwag nating kalilimutan, ang sabi ng James chapter 1 verse 4 na itong mga pagsubok na ating kinakaharap ay bahagi ng ating paglago, paglalim bilang Kristiyano. Sabi nga ng James 1:4, yung tinutukoy niya dito yung maturity, and let endurance have its perfect effect, so that you will be perfect and complete, not deficient in anything, upang ang ating pananalig ay maging ganap, no? So, the book of James at lahat na salita ng Diyos ay inilarawan na tayo daw ay tumitingin sa salamin. As we open the Bible, kalintulad nito ang pagtingin natin sa harap ng salamin. Okay? So the book of James giving us a picture of a matured Christian. Okay? A matured Christian. Am I a matured Christian? No, sana huwag niyo ipagmalaki that you are you have been born again for 30 years, 40 years, 50 years. Sapagkat when we talk about maturity, hindi lang ito tumutukoy sa taon. No, tumutukoy rin ito sa tinatawag nating mga natutunan natin at na isagawa natin sa ating buhay Kristiyano. So, one more time today, let us look ourselves again to our spiritual mirror. Sabi nga ni Santiago, matured Christians, sa chapter 1, itong summary, no? Matured Christians can patiently endure trials. So, ibig sabihin, ang mga Kristiyano na malalim na ay kayang-kaya na nilang harapin ang mga pagsubok. At kasama na dito ang kagalakan na tanggapin ang mga pagsubok na darating, sapagkat higit ang pagpapala na ating makukuha kung tayo magiging matyaga sa ating pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok. Number two, matured Christians practices the truth. No, matured Christian do the right thing. Kaya sabi nga sa chapter 2, binibigay sa atin ni Santiago, hindi yung issue ng kaligtasan, kundi yung issue na ano ba ang dapat ginagawa ng Kristiyano, paano ba siya mag-isip, paano ba niya isa pamuhay ang kanyang pananampalataya. And then ngayon, pag-usapan natin, no, kung naalala nyo, yung tinatawag natin marks of a
a genuine Christian, no, a genuine believer, no. So tatandaan niyo po yung mga bagay na iyon. Hallelujah. Isa sa bagay na marka ng tinatawag nating genuine believer, yung control niya sa kanyang dila. Okay? So yung kaya niyang supilin. So real faith produces genuine works. Kaya yung sinasabi ni Santiago, pakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang kalakip na gawa, at ipakikita ko sa iyo ang kanyang mga gawa, bunga ng kanyang pananampalataya. Hallelujah. Sabi nga natin, walang buti ang pananampalataya na walang gawa. Hindi nito kayang iligtas ang sinuman. James chapter 3 verse 1, not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with greater strictness. Mga kapatid, hindi ibig sabihin ni Santiago huwag nang magturo. Hindi sinabi ni Santiago huwag kayo maging guro. Ang gusto lamang niyang ipaalala at ilagay sa puso at isipan ng bawat anak ng Diyos na tunay nga, kung tayo ay magiging guro, dapat alam natin yung responsibilidad, yung bigat nito. Katulad nga na pinag-uusapan natin yung kapangyarihan ng dila, sa pamagitan ng pagtuturo, we could lead people sa tinatawag nating kaligtasan. Sa pamagitan ng ating pagtuturo, magagabayan natin, no, mapapaalalahanan natin ang mga kapatid hanggang sa makamta nila ang lubusang katuparan ng pagliligtas ng ating Diyos. But also, pwede rin mangyari na kung hindi tapat o hindi talaga guro, maaring ang mensaheng dadali nila sa halip na magbigay ng kaligtasan ay magbibigay ng pagkaligaw. So this is very important. Kaya sa mga teachers natin, exhorters natin sa Bible, do not read the Bible because you are a teacher. Read the Bible as a student, as a learner. Kapag merong kayong natutunan, apply nyo po. Apply natin. Be ye doers. Ang unang nakikinabang sa katuruan ay hindi ang tagapakinig, kundi ang guro na pinagpayagan ng mensaheng ito. Kapatid, we will never deliver message that is not tested and proven. Amen? Kaya sabi, ilagay nyo nga po dyan sa ating comment section, sa ating FB Live, ipanalangin nyo ang ating mga tagapagturo. Ipanalangin nyo sila, no? Sapagkat minsan, na i-impluensyahan ng emosyon ang aming mga labi, ang aming pagpapayag, nagkakaroon minsan ng bias, no, natataob o na o-overcome ng tinatawag nating kumins. Kaya nga napakahirap sa isang guro, lalo na yung the hours before ng kanyang pagtuturo, na kuminsan nandun lahat ng effort ng kaaway para ma-distract siya. Kasi sabi nga dito, if you want to be a teacher, be careful. If you want to be a teacher, syempre, be the learner first. Kung hindi ka natuto sa yung natutunan na yan, sa yung tinuturo na yan, paano mo masasabi sa tao na matuto sila sa pakikinig sa iyo? It is very impossible for you to share, to explain everything na hindi mo naintindihan. So sabi nga natin mga kapatid, marami nang naligaw, pero mas marami naman ang nagabayan sa tamang landasin. Amen? Pray for our teachers. Pray for the pastors. No, lalo na yung critical time before, at yung before na magturo sila, kasama na dyan yung preparation. Nawa ang mga kapatiran natin, they draw wisdom and knowledge from God, no, hindi sa pamambagay. Nawa ang ating mga teacher ay hindi marites, no,
Ano ibig sabihin ng demarites? Sapagkat kung hindi katotohanan tinuturo nila, chismis. Ginagamit ko lang po yung term ngayon, no? Ano yung latest, no? So kapatid, sana ang mga guro na intindihan nila what is the truth and what is the chismis, no? 99% chismis compared to 100% truth. Still 99% meron pa ring kapamakan. Hallelujah. James chapter 3 verse 1 sa Tagalog, sabi dito, mga kapatid, huwag maghahangad na maging guro ang marami sa inyo. Yamang alam nyo na tayo mga natuturo ay hatulan na mahigpit kaysa iba. Naalala ko ang kwento ng kung sino maunang makakapasok sa langit. Sabi nga doon, ang unang makakapasok ay yung mga tinuruan at natuto. At ang huling makakapasok ay ang mga guro. Okay? Sabi nga, sinisisi nila sa mga guro kung bakit ang mga tao ay natutong magnakaw. Feeling nila ang kasalanan ay bunga ng pagtuturo ng mga guro, no? Kaya sabi nga natin, mag-ingat tayo. Hindi ko sinasabing sila ang dahilan ng pagkakamali. Pero kung hindi katotohanan ang ating binabahagi, maaring mailigaw natin at mabigyan ng maling aplikasyon ang mga nakikinig sa atin. Okay? Sabi nga ng James 1:26, if anyone think he is religious and does not bridle his tongue but deceives his heart, this person's religion is worthless. Walang silbi. No? Responsibility. Sabi nga natin, huwag natin kalilimutan ang responsibilidad natin bilang mga guro. We are accountable to God. We are accountable to the people who listen to us. No, sabi nga, marami ang makikinig sa iyo on that day. Be sure, not by your own knowledge and yung wisdom, no, dapat galing ito lahat sa Holy Spirit. If you say you believe like you should, why do you say things you shouldn't? No, minsan, yun nga sinasabi ni Charles Swindoll na napapansin na kung minsan sabi nga natin, kung talaga naniniwala kayo, bakit ang lumalabas sa ating bibig ay minsan taliwas sa katotohanan. Hallelujah. Words are powerful. They can create or they can destroy. So choose your words wisely. The tongue has no bones, but is strong enough to break a heart. So be careful with your words, which is true. No, napakaliit na bahagi ng ating katawan, hindi pa matigas, pero yung kapangyarihan nito to convey the truth or magdala ng kasinungalingan or magbigay ng blessing or magbigay ng sumpa. Yan ang dila natin. The tongue is but a small, soft flesh. Yet, is it capable of breaking the strongest bonds and destroying the most powerful of relationships? Which is true. Na sa isang salita lamang, pwedeng masira ang isang relasyon. No? Sa isang salita, isang pagkakamali, maaring ikapahamak ng bawat isa. Ezra 7:10 teachers, this is the principle Ezra taught us. Number one, Ezra had set his heart to study the law of the Lord. Una, nagtalaga siya, tinalaga niya ang kanyang sarili na pag-aralan ang salita ng Diyos. Nagbigay siya ng time. Nagbigay siya ng pagkakataon to study. And then, as sabi dito, and to do it, apply, and to teach his statutes and rules in Israel. So, hindi po mauuna na magtuturo tayo. Dapat to, bago tayo magturo, mag-aral muna tayo. At pagkatapos nating aralin, isagawa natin. Sabi nga ni Santiago, be ye doers.
not merely listeners. And do it, and then saka mo lang ito ibahagi sa iba. Hello. Kaya nga ho mga kapatid, the biggest conflict is this, when we speak things na napakaganda naman, pero kung hindi ito nagre-reflect sa ating buhay, namimiss mo ata ang power ng salita ng Diyos. Ang unang makakaranas ng kapangyarihan ng salita ng Diyos ay yung tagapagturo at magta-transfer ito sa mga nakikinig. Whoever watches his mouth and tongue keeps himself from trouble. Sabi nga, the more you speak, the more ang tendency na magkasala ka. Hindi ko sinabi, marami ka sinabi, marami kang kasalanan. But to the extent, kapag puro salita, hindi mo pinag-iisipan, that's it. James 3:2, for we all stumble in many ways. And if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able also to bridle his whole body. Sabi nga dito mga kapatid, nagkakamali tayo. Minsan nagkakamali tayo. Minsan nadadala tayo ng emosyon. Minsan nabubulagan tayo. But sabi nga natin, natunay nga, nawa, sabi nga natin, umabot tayo sa ating maturity. Yung pagiging matatag natin na hindi na tayo ang nakokontrol, kundi sabi nga natin, the Word of God is the one, the Holy Spirit is the one who lead us who took control of our lives. Yun nga eh. Mga kapatid, don't mix bad words with your bad mood. You'll have many opportunities to change the mood, but you'll never get the opportunity to replace the words you spoke. Minsan, wala tayo sa tamang timplada. Minsan, no? Minsan nagsasalita tayo ng mga salita na masakit. Hindi naman natin intensyon. Pero pag nabitawan mo na ito, ito ay susugat sa mga nakikinig. At pinakamasakit yan kung ang iyong masasaktan ay isa sa mga mahal mo sa buhay. Tayong lahat ay malimit magkamali. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. So yung tinatawag nating discipline, yung control natin sa pagsasalita is already a proof of our spiritual maturity. No? So be careful with your words. Once they are said, they can be only forgiven but not forgotten. Yes po, ibig sabihin, nakasakit ka na, mahirap yung limutin. Kaya mag-ingat tayo sa bibitawan nating salita. Talk with your mind before you talk with your tongue. Ibig sabihin, mag-isip-isip bago bumitiw. Okay? James 3:3, inihalintulad di Santiago ang dila. If we put bits into the mouths of horses so that they obey us, we guide their whole bodies as well. So, kapag nilagyan mo ng bokado ang kabayo, yan yung nakikita nyo. Ibig sabihin, makokontrol mo yung kabayo at mapapapunta mo siya kung saan mo siya gustong dalhin. No? So, ito yung tinutukoy niyang maturity. No? Kung may malalagyan natin ng bokado ang ating mga bibig at maiiwasan nito na magkamali. At sa halip, sabi nga natin, sa halip na kamalian ay yung katotohanan. So, we need that, no? At sabi dito sa Tagalog, kapag nilagyan ng bukado ang bibig ng kabayo, ito'y napasusunod at napapapunta saan man natin ibig. Isa pa, ang dila ay nialintulad doon sa timon, doon sa mga nagpapagalaw sa barko, o nagbibigay ng direksyon sa kanya. Look at the ships. Also though they are so large and are driven by strong winds, they are guided by a very small rudder wherever the will of the pilot directs. Ito yon, yung nasa ibabang bahagi, no? So, napakalaking bangka. And yet,
na pagagalaw nitong bagay na ito, napapaliko at sabi nga natin na ibibigyan ng direksyon ang takbo ng sasakyang ito. Sa kaya sabi nga ni Pablo, gayon din ang barko, bagamat ito'y napakalaki at tinutulak ng malalakas na hangin. No, isipin niyo yan, pero yung control noon ay nasa isang maliit lamang na timon. Okay? Maibabaling ito sa pamagitan ng isang napakaliit na timon saan man ibigin ng piloto. Kaya mga kapatid, just like a horse out of control or a ship out of control or a fire out of control can do damage. No, these things can do damage. So ganun din ang dila na walang control. Sabi nga ni Spurgeon, pasensya na maliit, the boneless tongue so small and weak can crush and kill, declared the Greek. The tongue destroys a greater horde, the Turk asserts, than does the sword. No, kumisa, kaya nga may bago lumusob ang isang hukbo, ay sisigaw sila ng pagkalakas-lakas, declaring and claiming the victory. No, so by the word, no, nabibigyan sila ng motivation, ng inspiration, ng will, ng fire, ng spark. A Persian proverb wisely said, a lengthy tongue, an early death, which is true. Ilang beses niya maririnig, mababalitaan sa radyo o sa TV ang balita na nagpatayan, no, napatay dahil sa hindi pagkakaintindihan. Sinimulan lamang ng dila. Okay? Another thing, the tongue can speak a word whose speed, the Chinese say, outstrips the steed. While Arab sages this in part, the tongue's great storehouse is the heart. So what comes out from your mouth, it comes from your heart. Kaya yung mga salita na lumalabas sa bibig mo, yun ang nilalaman ng iyong puso. Mga kapatid, sa mga guro, hindi lang po mabubuting salita sa harap ng tao ang dapat lumalabas sa ating bibig. Maging sa ating pang-araw-araw na buhay, yun din ang dapat lumabas sa ating mga labi. The sacred writer crowns the whole who keep his tongue that keep his soul. Ibig sabihin, kung naingatan mo, nakokontrol mo ang indila, naiingatan din nito ang iyong kaluluwa. Kaya tayong lahat ay malimit magkamali. Ang sino mang di nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Purihin ang Panginoon. So be careful, little mouth, little tongue, what you speak. Lagay nyo nga dyan, nag-ingat ka sa iyong pananalita. Sabi ng Proverbs, mga kapatid, death and life are in the power of the tongue. Nasa iyong mga dila ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan. Hello, hello. There is power in your tongue, lalo na sa mga authority, no? Napapasunod nila ang bayan, napapasunod nila ang hukbo. Talagang may power yan. Hello, sa mga magulang, may power ang inyong mga salita para sa inyong mga anak. Sa lahat ng inyong gagawin, may power ito. Kaya pag iniisip mo, sinasabi mo na wala kang pera, pag may tinagtanong, wala kang pera, di wala. Okay? Hindi ka magkakaroon. No, hindi ko sinasabi na baliktarin mo, may pera ako kahit wala. No. Sapagkat ang matured Christian, hindi niya sasabihin yung mga ganyang mga pananalita. Naintindihan nyo?
Hallelujah. Kaya sa mga magulang, mag-ingat kayo sa inyong pananalita sa inyong mga anak. Sa mga mag-asawa, ingatan nyo ang mga salitang bibitawan nyo sa inyong mga asawa at sa inyong kapwa ang mga salitang yan, no? Huwag ho tayo mag-rely sa text. Wala hong power doon. Kung minsan, nami-misinterpret pa yung text sa cellphone, yung message sa FB. If you want to convey truth, share it personally. Okay? Kung meron kang gusto ipaliwanag sa isang tao, harapin mo siya. Mag-usap kayo. Okay? Hindi sa mabote. Hindi sa maboteng paraan, kundi sa maayos na paraan. Ibig sabihin, before you release the word, sabi nga, isipin mo muna. Bago ka magsalita, isipin mo muna. Kaya lagay mo sa comment section, bago ka magsalita, isipin mo muna. Bago mo bitawan ang salita, isipin mo muna yan. Hello? Tandaan nyo, kung nandito sa bibig na ito, nanggagaling ang papuri at pagsamba sa Diyos, nasa bibig din ito ang pagsumpa sa kapwa. Kaya kapatid, karaniwan na pag tayo'y nagagalit, the very words that comes out from our heart, na nasabi nga na inspired ng galit, anger, ang labas noon ay hindi blessing, kundi curse. Kaya sabi nga ng Panginoon Jesucristo na kapag sa isip mo, sa isip pa lang, nagkasala ka na. Because what's in your mind will come out. Kaya kung iniisip mo na yung kaaway mo ay mamatay na, you already committed murder. Hello. So, ulitin ko mga kapatid, ang sino mang di nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Mag-ingat tayo sa bawat salita. No? Sabi nga natin, it is wise for us to listen more than to speak very quickly. Kaya ho, isa lang ang bibig ng tao at dalawa ang tenga, dalawa ang mata, so that before we speak, we think twice. Inaalam muna natin yung ating pinakikinggan at pinag-aaralan, pinag-iisipan natin yung ating gagawin. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo, hanggang sampu, bago ka magsalita o gumawa ng anumang bagay. Amen? So God bless you mga kapatid. Ingat-ingat sa salita, sapagkat if what you confess will happen. No? Pag sinabi mo na kung masama pakiramdam ko, kinlay mo na ikaw ay merong sakit. Gamitin natin ang bibig natin sa pananalig. No? With God, all things are possible. When you claim healing and you believe in God's healing power, it will happen. Amen po ba? Purihin ang Panginoon, balikan natin ang kanyang salita.